Hirap ng silence niya. Nung ginamit nila yon. So, one. Mukhang ganito pa rin yung plano ng Aura. Look at this. Meron silang issue sheet. So, let's see. Because confident naman ang NXP this time with their lineup because I think Eudora ang magme-make or break dito, Leo. Mm-hmm. Yung burst capability eh. May Eudora ka, may Harley ka, Deadly Magic, samahan mo ng Fork Lightning, automatic, mas sasakit yung putok ng Deadly Magic dito. So, we shall see kung ano yung magiging plano ng NXP. This time, walang magiging Jungle Invade. Ay, hindi, meron. Meron. Si Kuya mo, Baloy. Si Baloy. Sa Orange. Baloy sa Orange, yeah. At tignan mo, nakaabang dito. Sino to? Nakabantay na agad si Exort sa potential entry ni JP. Wow. Alam na. And even early on, masakit ang isang Eudora. Again, when you get the stacks on. Yeah. So far, so good. I think NXP, medyo mas cautious sila ngayon. Mas maingat. Leo, meron akong napansin dito. Ah. Ngayon ko lang nakita. Ah. Hades, instead of orange buff yung inuuna, inuna niya yung Kramer sa top lane. Hmm. Ginawa niya na rin to last time. Pero yung Kramer naman nung nasa baba. Binaliktad lang. Pero interestingly, siguro may timing siyang sinusundan dito. Oo. Well, at this point, Manjin, gets ko eh. Alam ko, ang ginagawa ito dahil kanila ang mapa. Mm-hmm. Diba? Lamang sila sa vision, lamang sila kahit sa presence. Yung body block dito ni Baloy. Yeah. So, ang ibig sabihin nun, uunahin niya yun para pagbalik niya, up na ulit. Yun nga, no? Iikot lang yan, tapos saka siya lalabas to confirm kills. Oh, kakaiba to. Ako, honestly, Leo, ngayon ko lang to nakita na ginawa. And up na ulit, oh. Up na ulit in a while. And for sure, abangan nila yung turtle dito, eh. Kasi usually, may mga teams kasi na dinidelay yung purple take nila para pagdating ng turtle, may purple sila. Yep. Nang mas matagal. So, yeah, wow! Ang lupit na strategy dito. Timers! Timing is key for Aura Philippines. Kaya tama, this time level 4 na siya. Well, level 4 din naman si H2O. Pero sabi ng NXP, kahit ano pang sabihin nyo, Kuya Manjin, Kuya Leo, kami ang mauuna dito sa Turtle Pit. Mm-hmm. Apat dito mula sa Aura Philippines, pumoporma. Pero Manjin, tama, I think ang ating theory or working hypothesis dito para sa Aura Philippines, yung next level play nila na pag-clear muna sa Kramer sa taas. Tama, kasi pagbalik nga ni Lord Hades, mayroon na ulit. So doon, sa pagporma pa lang nila sa Turtle, lalamang na. Yeah. We shall see. Dahil naka-shove yung minion sa gitna, hindi makakaporma yung Aura dito dahil nakaharang din si James. Sabi ng NXP, kalma lang kayo dahil mas okay yung naging rotation namin. Kami makakuha ng unang turtle. Pero may first blood in the bottom side. Benny Cutie will take down Renny J with the help, of course, of Greed. One assist na kagad si Greed dito. Medyo may pag-psycho, no? Na ginagawa. Siguro split second decision making na lang yon para sa Aura Philippines, pero mapapasama si Lord Hades. Nako, back out na. Okay na. Hindi nila nakuha yung orange, so mission accomplished para sa NXP. Sabi ni Awi, par, okay na. Andito pa orange mo. Yeah, medyo tabla pa yung nangyayaring laban dito, Leo. Yeah. May mirror na nagaganap as NXP will try to focus on the top lane this time. Pero look at Aura na naman, Leo. Oh no, H2O! Welcome to Matilda Airlines! Sama mo pa si Greed na pabalik siya doon sa kanyang space escape. Nice ultimate mula kay XR dito to counter. Go! That is a 1-for-1 trade. A mage support versus... Wow, JP, so outstanding. Man, iba talaga nagagawa dito ng pagiging veteran as Aura PH. Kalmado lang muna yung laban natin, Leo. Hindi siya kagaya kanina na puro pokes. Oo, puro bakbakan. Oo, puro bakbakan. Dito parang chess. Kailangan din kasi mag-farm ng NXP. Let's talk about the bottom side, man. Hirap si Renny J this time. Hindi siya makaporma. Oo. Not at all. Sitting at level 6. So far, makikita natin ng kanyang nabubuong items. Naka-demon shoes na siya, sitting at 2.4k. Pero ang laki ng pressure ng Aura. Yun na nga, kakabanggit lang natin. Sumakto pa. Siya yung naging main target dito. Sipa mula kay Yawi. Just to even up the trade. But that's a support against a gold laner. Mm-hmm. Parang lumalamang lagi ang Aura dito sa exchange. Habang may nangyayaring laban dito sa bandang gitna, Ravlesia targeting H2O. Oh. Second death para kay H2O, pare. Yep, and it's at the point wherein ang isang pakito, ang hero ni James, ay wala pa namang damage output. Sitting at level 6,
wala pang 5 minutes. Oo. Maswerte ka na kung meron anong first core item plus boots eh at this point as an XP laner. So that being said, NXP, hindi pa sila makabawi. This reminds me of game number 1. Yeah, it's the same situation pero this time, ang nagugutom ay si Renick J. Oh, pero mamabuhayan nila si Baloy. Mm-hmm. Medyo maganda ang positioning ng NXP dito for the second turn of the game. Yeah, maganda kasi yung burst damage nila. Pero ayun, yung Dauntless Fleet, nahawak ngayon ni Lord Hades. Si Yahweh ang ina-attack siya dito. Let's see, dahil yung turtle ay hindi pa rin nila nakukuha. Mapupunta pa rin kay Lord Hades dito. Pero dalawa na nawala sa side ng NXP. Blazing Duet for Renick J. JP lang ang mawawala dito. And meanwhile, meron makukuha ang Torre doon sa top lane naman si James. Medyo magulo, confusing yung nangyaring skirmish dito, Leo. Pero parang kung iisipin mo, okay, Vision para dito sa side ng Aura. At buhay pa rin si Greed. Kung iisipin mo, nagugulo talaga yung NXP, lalong-lalo na with the Natalia na meron si Greed. Yep. Again, the mere fact na makikita mo yung exclamation point sa ulo mo, magtataka talaga, mag-iisip kayo kung saan biglang may hembro ng Aura na manggagaling. Uh-oh. So I can't blame Yawi na biglang nag-isip siya, wait lang, saan ako pupunta? And right now, medyo too late ang shot call na ito kasi yung dalawang member sa likod, takot din dito kay Greed. Yeah. Dahil 2v1 to, kaya naman, that's going to be the Thunder's Wrath finishing off. May bawi sila kay Baloy. Meron eh, pero parang mission accomplished eh. Kasi wala nang ultimate this time. And alam na ng Aura kung saan manggagaling yung NXP. Kaya tingnan mo, sinugod nila knowing na walang Thunder's Wrath. Renick J napagamit na rin ang kanyang Blazing Duet. And Hades is just unfazed entering the second tower. Wow, Aura Philippines. And they will manage to get back off. Mabubuhay sila, pare! Unpunished. Ni isa walang namatay. And if I may, no, impressive ang ginawa doon. Underneath the turret, nag-circling eagle, plus naka-on yung winds, sumama doon sa circling eagle ang dash. So, wow. Medyo, kahit bot and top, yung speed ng rotation ng Aura Philippines, at this point, I can imagine yung NXP naguguluhan na. Yeah, parang hindi na rin malaman ng NXP who's gonna be the main target. Pero ito yung mga kailangan nila, yung mga pick-offs, but that is the Purify Mechanic! Nung second skill ng Kagura, pero nawala siya doon, pero may bawi naman dito ang Aura. Laging dalawa nawawala sa NXP. Two for ones. Wow! 6 to 11. It's still Aura dictating this team fight. And the reason why is because, again, lamang sila sa mapa. So the fact that you do not have full information means ipipilit mo na lang kung anong kaya mong kunin. Uh-oh. And this kill on Rafflesia, yes, this is good for NXP, pero opening-wise, ang layo ng rotation nila papunta sa turtle. So still, Aura Philippines making the most of the space. Yeah. Leo, parang napapansin ko dito na, yeah, Aura ang gumagawa ng space and everything, pero kasi may burst potential yung NXP. Mm-hmm. May so, point and click sila. Oo eh. So hindi, kung ikaw yung si Greed, hindi ka basta-basta na dapat go kasi may kick, may thunder strat, may naka punch. So still pwede pa rin siguro sa NXP, tama yeah. ba? Yeah, and tama lang naman ginagawa ng Aura. Again, against a lineup that's as lethal as NXP's. Na again, very NXP lineup to. Malaki yung damage, may mobility, may dashes. Ang gagawin mo talaga, guguluhin mo sila. Uh-oh. Papakita ka bilang Greed tapos sasayuin mo, wait lang, baka tatlo apat nag-aantay sa bush. Yeah. So kahit na sabihin mong mobile ang NXP, ang face check nila dito, basic yung face check nila. Oh. Kailangan sumilip ni Yawi talaga. Kasi kung iba sumilip dyan, chances are, kahit na hindi gano'ng kaganda damage ng Aura kumpara sa NXP, may mamamatay. Kaya, yun ang nakikita natin doon sa 2-for-1s. Yun nga eh, kaya laging maganda yung trade na napupunta sa Aura dito. And knowing na meron pa sila ng Mountain Shocker Mechanic, hindi makagalaw ang NXP. Pero ito na ang kailangan nila. Magandang pick-off doon sa bottom side. Pero may bawi! Oh my God, Benny Cutie! Sabay ni Slow pa si Exhort! Alam na habol to! Sabay sticker na din! Final blow is here! Another 2-for-1! Yup, and exactly that's what happened, di ba? Sabi ni Greed, okay, dito tayo, check. Tatlo yan, ingat kayo, tatlo. Okay, coming. Apat, sumunod. And then, essentially, ang nangyayari dito is, nakakuha ang NXP ng konting objectives, yes, na-push sila, but just the same, ang mahal nung galaw nila. Yung rotation sila, again, kita mo sa mapa na may mawawala dito, yeah. Tapos si Aura, alam na wala, so they'll take advantage. Ito yung vintage NXP na binabanggit natin na risky yung mga plays, mm-hmm. Pero maganda yung mga nagiging reward. Pero ang problem, yung reward sana ay napupunta sa Aura. Kasi nandun agad yung Aura for the backup.
Oo. Basically, this is a punish. Ang ginagawa ng Aura Philippines, pinipilit nila yung NXP na yun nga, gumawa ng mga NXP moves na pang all-in. Ito gusto namin, ito hahabulin namin. Pero Aura, bilang nila yan eh, na pag ginawa mo to, alam namin wala kayong ult, alam namin walang tao dito sa lugar ng mapa. Yeah. So, doon kami gagalaw. Kasi kung iisipin, kaya ng NXP eh. Kaya ng NXP yung lineup na to na explosive eh. Like, si Exort, Instaburst, H2O, Instaburst. Again, we would like to commend next play sa kanilang mga movements, mm-hmm. sa burst potential. Very next play. Still, the game plan is very next play. Yeah, kaso talagang, ano ba, experience? Hindi eh. Parang out-macroed lang talaga eh. Mm-hmm. Out-macroed and the decisions na ginagawa dito ng Aura. Ang call nila na, hindi, sige, pasukin mo yan, kaya niyo yan. Andito ako, sige, bigay na to. It just makes sense. But wait, may nakaw ba? Oh, hindi. Naging enough yung effort ni Yawi sa pagnakaw ng Turtle and the Aura of Philippines. Lalong luluwang or lalong madodominate ng Aura yung mapa. Mahirapan lalong NXP dito. Yun nga eh. Wala pa silang wave clear. Yun nga eh. Wala. Oh no. This is looking bad for NXP. Aura of Philippines, maging yung orange buff dito ay kinuha na. And look at the, tignan mo yung ano dito, yung pag-juggle ng wave ng Aura. Pressure literal everywhere. Literal sinabay yung, oh my glove. Sinabay, magkakadikit. Oh no. Yep. And again, boboxing ni James lahat ng minions. So, ibig sabihin nun, 4v6 na siya. Yeah. And syempre, kung ikaw yung Eudora, ayaw mo naman na yung first kill mo pang minions lang eh. Oo. Gusto kahit, mo na sumakto kahit ma-poke yung hero yung eh. Yung ult mo kay Lord. And again, magkukumpul-kumpul ang Aura dito. This is what they need to do. Ito yung ultimate bonding experience nila. Yeah. Maganda sana ang Eudora dito, pero bilang na bilang ang kayang gamitin ng NXP na at resources. Sabi nga ng Aura dito, kailangan nyo na magbilang dahil bibilangan na namin kayo. Of course, Exort, nagbilang na ng Dead Timer. Renny J! Para kay Renny J. Tatlo, nawala ngayon sa side ng Aura. Ito na ba ang inihintay ng NXP na burst potential? Pinagsasabak-sabak naman ni James. Dito, yung kanyang kalaban namang si Benny Cutie ay mapapa-second skill out. Apat ang nawala sa Aura Philippines with a snap. Nakabalik dito ang NXP. What a 4-for-1. Yan ang paghihigante. Yan ang galit, ang gutom, ang gigil ng NXP. Manjin, we're gonna see a replay here. Oh. And I hope this shows kung paano nga ba nangyari to. I think they're gonna threaten a pushback of their own. Hindi pa naman tapos. Pero wait, oh, tinapos si Benny. Wait. Isa, kulang. Oh! Wait lang po. Sabi ni Double! Benny Cutie, not in my house. Benny Cutie defending the second turret. At nandito na rin yung backup. James, tumakbo ka na. Sinong cute? Si Benny Cutie yun. Benny Cutie, 3-for-1? 3-for-1 for the finish? Bakit na to, Manjin? Oh my! Hindi in-expect ng NXP. Sabi ni Benny Cutie, mag-audition din ako sa NXP Got Talent. Ibang klaseng solo kill sa dalawa. He got 3 yeses, Manjin. 3 yeses. 3 yeses agad. Na, ano, 3 turns. Oo. Na pa 3 turns ka agad Matic. Yung ano. Matic, Coach Dogs. Baka gusto mo. Coach Dogs. Oh my, this instant replay is brought to us by Oppo A94. What happened here, Leo? From one turnaround to another, ito yung nauna, okay? Pasukin natin to. Tinaiming ni Rene J ang kanyang pag-blazing duet. Yawi, na-stun ang tamang target si Raflesia dahil siya papasukin eh. Pero si Exort nakapag-ult na siya. Pero tinan mo to yung pasok ni Rene J. Full stacks, blazing duet, James with the knock-up, the dash out pa siya. Tatlo ang na-knock-up niya, so walang bawi ang Aura kay NXP. So, matitira dito, Benny Cutie and Hades. Na full combo pa nga sa likod ni James. Again, yan ang champ stance. Pero ito yung bawi. Ito yung napa Benny Cutie. Tayong lahat, kahit kayo manonood sa bahay. Check this out. Ay, oh, naku, sayang. Nabitin. Nabitin. Kasi may action na meron. May action nangyayari dito. Another burst. Para dito kay Benny Cutie sa kanyang yin-yang overturn. Another! Isama na rin yung semi-umbrella flea. Umikot-ikot na lang dito si Renny J. Pero wala nang natatamaan. Tatlo ang wala ngayon sa NXP. Habang si Yawi trying his best to get this minion. Pero ayun na nga, meron pang flame shot. Para lang may extra flavor dito. Ooh. Here comes the TPs. Para dito sa Aura, mukhang magti-TikTok na naman sila dito sa loob ng base ng NXP. James trying his best, pero mukhang hindi na sapat. There you go. At hindi